Hello and welcome to Arch Vlogs. I'm a Filipino, ako po isang Pinoy, and I live in Laguna. Recently po, nag-post ako ng video sa Facebook page ko. Ililink ko lang po yung description. Ay, ililink ko po yung link sa description. Tapos, ayun. And then, may mga tao po nagtanong sa akin kung paano ko daw sinet yung mic, microphone dun sa video na yun. Gamit ko po yung Smule app. Sa mga hindi po nakakaalam, yung Smule app is a karaoke app or singing app na pwede kang kumanta, okay, or pwede kang kumanta sa ng solo or with, you know, ibang tao, kasama ibang tao. Marami pa niyan, katulad ng Star Maker and We Sing. But Smule is my favorite. Okay, so marami po nagtatanong. So ito pong episode na to, ipapakita ko sa inyo paano i-set up yung microphone para mas maganda yung quality at saka mas na-eliminate yung tunog sa labas. Kasi actually, dito po sa lugar namin, may mga kapitbahay ako, maraming aso, may mga tawag dito, manok. Yeah, may mga manok. So, pag kumanta ka sa Smule or sa any kind of singing app and yung ang gamit mo lang ay ordinary earpods. Yan, dalawa kasi earpods ko, yung isa. Ito. Yeah. Dalawa pong earpods ko, yung isa yung 3.5 mm jack at ang isa ay yung ganito na. Yung lightning cable. So, dalawang tuturo kasi yung setup. Setup pang Android at setup na pang iPhone. Na, ganito na yung ilalim. Lightning, hindi yung jack. Kasi kung iPhone 6 yata, jack pa yun eh. Yung ganito pa, jack ng iPhone 6. So, parehas na lang setup ng iPhone 6 sa Android na ganito. Okay, so first thing po, ang kailangan natin ay splitter. Kailangan nyo ng splitter na ganito. Yung splitter po ay, makikita nyo, yung tatluhan yung line. Tatlo yung line. Kasi kung dalawa lang yung line, normally, pang headphone lang po yan. So yung tatlo, may naka, pagbibili kayo nito, ayan. Hindi makita. Yan, kung kita nyo, headphone, and mic. So, may symbol naman kung para kung saan nyo ilalagay yung device. So, ayun po. So, kung iPhone user kayo, mga iPhone 7 pataas, kailangan nyo ng ito. Ano tawag dito? Adapter. Adapter. So, simulan na natin. Okay, simulan natin ang tutorial. Sensya na kayo, bago lang ako eh. Mga kapapa. Bago lang sa pag-vlog. So, pa-support naman guys. Pa-like ng video. And pa-share na rin. Salamat. Teka. So, ito sa iPhone 7. iPhone 7 yung gamit ko eh. Hindi lumana. Kakabit nyo muna yung, of course, yung adapter. Then, yung splitter, kailangan nyo ng splitter. Of course, yung splitter ay 3.5 mm. Kasi ang dulo nito ay 3.5 mm. So, ikakabit nyo dyan. Splitter. Yes? So, magiging ganyan na itsura niya. Ito ay sa iPhone. iPhone setup. Kasi pag sa Android, hindi mo naman kailangan nito. Direkta mo nang ikakabit. Ganyan na siya. So, imagine niyo na lang, hindi ko na ipapakita yung setup mamaya ng Android. Imagine niyo na lang na
wala nang ganito. Okay? Tanggalin nyo lang to. So, kabit natin sa iPhone. There you go. So, kailangan nyo ng, of course, a few inches later. A few moments later. One eternity later. Kailangan nyo ng magandang quality mic. Ang mic ko kasi ay eto. Xenon. Xenon. Xenon ba? Yes. Hindi ko alam po. Xenon yata. Xenon microphone. At, of course, yung mixer. At ang gamit kong mixer ay Xenon din. Yan po yung gamit ko. Kita niyo po ba? So, yan. So, need. Kailangan niyo ng microphone, splitter, yung dongle. Dongle ba ito? Yan. And of course, microphone. So, una niyong gagawin, hindi nakakabit na to. Diba? Nakakabit na to. And of course, kailangan niyo pala ng, of course, headphones. Pwedeng headphones to ganito, or kung meron kayong yung talagang magagandang quality headphone, mga ganito, pang recording, pwede din naman. Yeah? Yeah. Basta 3.5mm. Yes, ginagamit ko rin naman to minsan, pero usually ito kasi mas convenient, mas ano, convenient ko. Relax yung tenga ko kaysa dito. Diba? Pero ang gusto niyo medyo dinig niyo lahat yung ganun basing mic, headset ang gagawin niyo. So, eto na. Kakabit niyo yung mic, ay kakabit niyo yung headphone, of course, sa headphone. Female. Yes. So, magiging ganyan na siya. Nakabit ko yung headset para makita niyo. Yan, headset. Nakabit na siya. Okay? So, bali, ganyan na lang. Ganyan na siya, di ba? Ang kulang na lang ay microphone. So, paano yung mic? Kasi, usually, pag ang mic niyo ay professional microphone o kaya yung tinatawag na condenser mic, hindi siya gagana pag i-direct mo lang sa cellphone. Usually, hindi po siya gumagana. Pero pag ang mic mo ay ito, dynamic. Wala akong dynamic. Basta, dynamic to. Dynamic mic. Dalawa kasi, professional dynamic. Pag dynamic mic, usually, pag kinabit mo siya sa phone ng direkta, gagana na. Tutunog yung microphone. Kasi para hindi niya na kailangan ng extra power, extra kuryente. So, yung mga ganyang professional mic, ilang beses ko na sinubukan, hindi talaga umuubra. So, kailangan ng tawag dito, ng phantom power. Yun pala. Sorry, nakalimutan ko. Phantom power. Kailangan yun ng phantom power. Luckily, ang aking mixer ay meron ng phantom power. Ayan. Na-on ko na lang. May phantom power na ako. Kaya, napapagana ko sa mic. Pero, minsan kahit naka-off siya, gumagana pa rin. Iba-iba quality pag may phantom power eh.
mas maganda yung quality niya. Kaso mas maganda siya siguro pag naka ano ka, yung condenser mic ang gamit mo. Pag condenser mic ang gamit mo, mas maganda yata. Dati kasi naka-condenser ako, binenta ko. So, ayun guys. Cellphone, splitter, headset. So, kailangan nyo lang ng mic. Diba? Ang mic, ikakabit nyo sa... Change mo. Nakakapapa ako eh. O yung mic, of course, kakabit nyo sa kahit saan dyan, kahit sa ang slot na pang mic. So, ito, mic. Kakabit na, di ba? So, paano ngayon pupunta ang tunog sa phone, sa cellphone? Yun ang tanong. Kakabit natin sa phone. From mixer to phone, kailangan nyo ng ganito. Okay, connector naman from doon papunta sa phone. So hanapin niyo lang yung kung iba yung ano niyo, iba yung mixer niyo. Hanapin niyo lang yung output. Yung output dito kasi output ang nakalagay. Output. So sa pula, of course pula. And yung puti, wala namang puti, black ang nakalagay sa akin. So kakabit natin sa black. So yan yung output. Ibig sabihin kung ano yung pupuntahan nitong wire na to, dun ilalabas yung tunog. So, sa case na to, bumili ako ng ito, ng connector na to, pero 3.5 mm jack in dulo kasi doon natin ikakabit sa splitter na 3.5 mm na pang-microphone. Tama po ba? Ito. So, dito natin ikakabit yung mic. There we go. Yan. So, magiging ganyan na siya, itsura niya. Teka. Ganyan po siya. Para makita nyo. Tama na po ba? Gulo ko ah. So, yan siya. Mic, ay, cellphone, yung adapter, splitter, tapos yung ito yung nasa mic na kakabit dito sa output. So ito yung microphone mo. So input yan eh, input mic, tapos output papunta na sa ito. Ito. Okay? So pwede mo na siyang gamitin, pwede mo na gamitin yung mic mo. Pwede ka na kumanta gamit yung phone. Okay? So there we go po. Ganun lang naman kung paano i-set up yung microphone gamit ang mixer. So, kayo na bahala mag-mix ng tunog kung paano nyo i-mix yung tunog ng mas maganda para maging studio quality yung tunog nyo. And I advise na gumamit kayo ng ito, phone. Ang bang tawag dito ba sa phone filter? Para, of course, ma-eliminate yung tunog sa labas. Kasi maraming ibon, maraming manok, maraming aso. Pag gumagamit ka nito, usually, nagiging, ano siya, parang noise cancellation. Na-cancel, nawawala yung tunog sa labas. There you go, guys! Sana may natutunan kayo. I hope you enjoyed this video, this tutorial. Kasusunod ulit. Thank you! Don't forget, like, share, and subscribe. Thank you.